Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Narito po tayo upang ipagdiwang ang banal na Eukaristiya, ang unang linggo ng Kwaresma na may temang paghariin ang kagandahang loob ng Diyos. At may kagalakan din nating ipinagdiriwang ang 110 taong kapistahan ng ating parokya, ang patrona ng Birhen ng Bundok ng Carmelo. Malugod na inihatid ng Mission Communication Foundation Incorporated ng Society of the Divine Word, SBD, ang banal na misang ito sa Our Lady of Mount Carmel Parish, Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Ang mangunguna sa ating pagdiriwa ngayon ay si Reverend Father Egay de Jesus, Parish Priest of Our Lady of Mount Carmel Parish. Ang mga mangangawit sa ating misa ay ang grupo ng Mount Carmel Grand Choir. At bilang isang pamilyang nagtitipon sa Panginoon, magsatayo po ang lahat para sa panimula ng ating banal na misa. Diwang po tayong lahat sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kaibigan, sa araw na ito, ang unang linggo ng Kwaresma. Ito yung patuloy na panawagan ng Diyos
sa pagbabalik loob. At ngayon din ating inaalala sa pistang ito ang pagdating ng mahal na Birhen, Our Lady of Mount Carmel, mula sa simbahan ng San Sebastian patungo sa baryo ng Pulong Buhangin. Palakpakan natin ang ating patrona. Sa ating patuloy na pag-alala sa kapistahang ito, sa katahimikan ng ating mga puso, patuloy tayong humingi sa Diyos ng awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami naway lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, nangako ang Diyos na hindi na niya muling lilipulin ang gawa ng kanyang mga kamay sa pamamagitan ng baha. Ang bahaghari ang nagpapaalala sa atin ng tipa ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Ang unang pagbasa at ang salmong tugunan ay pangungunahan ni Sister Eliza Gomasing Tanalgo. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maamot may ilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at yan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha
ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Poon iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Ang kalooban may ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Poon gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong minamahal, ang tapat sa iyong tipan. Sa ikalawang pagbasa, sinagip ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya mula sa matinding baha. Sinasagip din ng Diyos ang bawat binyagang Kristiyano sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, kung saan nakikibahagi tayo sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang ikalawang pagbasa ay pangungunahan ni Sister Elizabeth Alerta Lancaon. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa makasalanan. Upang iharap kayo sa Diyos, siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, wawalo ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo na umakyat sa langit at ngayon nakaluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ang 40 araw na tinutukso ni Satanas. Maiilap na hayop ang naroroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Mga ginigiliw kong kaibigan, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin natin ang bawat isa, kapatid, mahal ka ng Diyos. Sabihin natin sa bawat isa, kaibigan, walang iwanan. At syempre, ang araw na ito ay espesyal sa ating mga taga-Pulong Buhangin dahil ito'y araw ng ating kapistahan ng Baryo Pulong Buhangin. Batiin natin ang bawat isa, maligayang pista po. God is good all the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang araw na ito ay pag-alala ng pagdating ng Birhen sa Pulong Buhangin. 358 years ago, mula sa simbahan ng San Sebastian, ang kinikilalang si Tandang Kunino, ayon sa ating oral tradition, ay kinuha ang biring ito mula sa simbahan ng San Sebastian upang ipagpatayo ng kapilya sa ating baryo. At sa loob ng mahabang kasaysayang ito ng ating mga pagdiriwang, lalo na ngayon sa iskay 110 taong kapistahan ng kanyang pagdiriwang ng kapistahan, ito ay isang pasasalamat sa patnubay ng ating ina na hindi niya pinababayaan ang ating pamayanan, inilalayo sa lahat ng mga tukso at panganib, sapagkat tayo'y mahal ng ating mahal na patrona, Our Lady of Mount Carmel. Palakpakan natin ang mahal na birin. Tayo ay inililigtas niya sa mga tukso at kapahamakan. At ito, mga kaibigan ng diwa, ng unang linggo ng Kwaresma, si Jesus ay tinukso sa disyerto. Habang sa kanyang pagpapahayag, ang paghahari ng Diyos ay naririyan na magbalik loob, paghisihan ng kasalanan at yakapin ang mabuting balita. Amen? Kaya nga ang ating panalangin sa araw-araw sa Ama namin, lead us away from temptation. Iadya tayo sa lahat ng masama. Tayo ay nananalangin kay Jesus, ilayo sa lahat ng mga tukso at ilayo sa lahat ng masama. Bagamat ang kanyang pangako ay kanyang paghahari, hindi mo kayang tanggapin ang kanyang paghahari nang hindi ka dadaan sa maraming tukso at pagsubok. Hindi mo kayang abutin ang mga tagumpay na hindi ka dadaan ng maraming pakikibaka at mga panganib. At naniniwala tayo, mga kaibigan, ito'y makakamit natin sapagkat sinasabi nga, my grace is enough for you. Ang biyaya ay sapat sa gitna ng ating mga kahinaan. Salamat sa Diyos sa biyayang ipinagkakaloob niya. Malampasan natin ang mga pagsubok. Amen. Kaya nga sa mga nangyayari sa ating buhay, ang lagi natin sinasabi, pagsubok lang. Anak, pagsubok lang. Sa asawa mo, pagsubok lang. Sinusubok ang alin? Ang ating katatagan,
Sinusubok ang ating pananampalataya. Sinusubok ang ating mga ugali. Sa mga panahon ng mga tukso, lalabas ang tunay na ugali. Sa gitna ng mga pagsubok, makikita mo ang tunay at hindi tunay. Sapagkat idadarang sa apoy ng pagsubok at lalabas ang tunay at lantay na ginto. Amen. Sapagkat ang mga peke, makikita mo pag dumaan sa apoy ng pagsubok. Ang tunay na nananalig kahit anong dumating na pagsubok, kapit kay Lord. Amen. Sabihin natin, kapit kay Lord. Sang malakas, 1, 2, 3. God is good all the time. Sapagkat kung tayo aasa lamang sa ating sarili, hindi natin kaya. Sapagkat ang tukso ay labang espiritual. E tayo'y material. Kailangan natin ng espiritual. Sa makatuwid, sa gitna ng pagsubok, ang kailangan natin ay Espiritu ng Diyos. Kaya nga po, sa kumpel, tayo'y sinasampal ng obispo. Bakit? Tatagan mo ang sampal ng pagsubok ng buhay. Sapagkat ang Espiritu Santo ay ipinagkakaloob upang tayo tumatag sa gitna ng tukso. Mga kaibigan, meron pong 3P ang pagsubok. Una, peso. Pangalawa, power. Pangatlo, prestige. Unahin natin ang unang tukso ng peso o pera. Alam mo ninyo, lahat ay biyaya. Amen? Ang Diyos natin, Ama, ay mayaman. Amen? Sa mga katutahin, lahat ng anak niya ay mayayaman. Amen? Ibinigay niya ang material dahil kailangan ng tao. Kaya nga kahit sa kasal, ang isang simbolong ginagamit ay aras. Ang aras ay simbolo ng pera at kayamanan. Mula sa pagpapagod ng lalaki, iniaabot ang aras upang sa kanilang pag-asama sila'y tumatag. At ang babae, mga kaibigan, ay tagapag-ingat ng salapi. Sa makatuwid, peso is meant to bind relationship. And peso is not meant to destroy relationship. Amen. Kaya nga sa mag-asawa, hindi dapat pag-awayan ang pera. Lalo na, may mga asawa, hindi binibigay lahat ng pera. Itinatago. Sinisekreto. Bakit? Meron siyang bibilin na ayaw ipaalam sa asawa. At kaya hindi naman yung mga sumusweldo, hindi nadideklara ang totoong sweldo. Lagi may kaltas. Bakit? Para sa ganire, para sa ganoon, pang diversyon. Kaya maraming lalaki, maraming tinatagong pera, hindi binibigay sa babae. Kaya sa uli, lagi silang nagtatalo. Nasaan ang pera? Nasaan ang pera? Ganon din sa ating pamayanan. Nawawala ang mga pera. Nasaan ang pera? Nasaan ang pera? Ang pinag-aawayan, puro pera. Kahit sa simbahan, nag-aaway sa pera. Kahit sa pamahalaan, nag-aaway sa pera. Kahit ka sa pumunta, puro pera pinag-aawayan. Sa uli, naghiwalay dahil sa pera. Na kung tutusin, money is meant us to bring us together as community and as family. Amen. Pag iba nakahawak ng pera, nagsuasopang na. Lalo yung mga bata, tingnan nyo, mamaya naglalaro. Pag-isa mo ng pera, nagbababag na. Bakit? Nag-aagawan sa pera. Mga kaibigan, ang unang temptation ng tao, pera, pera, pera. Tandaan ninyo, hindi lahat ng bagay kayang bilhin ng pera. Na kahit sinasabi mo, money talks. Pero sa uli, happiness cannot be bought by your money. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang bukang pera. Anong oras na? Pangalawang P, power. Kaya kung makikita niyo sa kasal, nilalagyan ng belo ang babae at lalaki na sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Epeso, kayong mga babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawa. Ang pasakop na ito, si Mayor tumatango, tama.
Mayor, ang pasakop na ito. Mukhang pasisikatin kita sa TV, ha? Ang pasakop na ito, ibig sabihin, ang babae hindi katulong, ang lalaki ay dominante. Ang babae nagpapasakop bilang kaisa sa pagbubuo ng pamilya. Power is love and it is not dominion. Power is to serve and not to control. Kaya nga, importante sa babae at lalaki, sino nga ba ang makapangyarihan? Wala. Dapat ang babae at lalaki, ang kanilang kapangyarihan ay kapangyarihang magmahal. Sa panahon ngayon, maraming tao ang nauulol sa kapangyarihan sapagkat ang kapangyarihan ay nakakalasing. Eh kami lang mga pare eh, may power eh. Kasi sinabi ng pare, uwe, upo, luhon, tayo. Eh lahat susunod eh. Pero we are not meant to abuse our power. Our power is not to control. Our power is to love. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, hugasan mo ang paa ng bawat Kristiyano. And that is the meaning of power. At kung lahat ng power sa Pilipinas, o werpa, ay gagamitin sa paglilingkod, napakasaya ng bansang Pilipinas. Amen. Dahil sa Pilipinas, little power you have, you tend to abuse. Mga kaibigan, ang daming tao abusado ngayon. They want to abuse the road. They want to abuse their power. They want to abuse whatever they have to control people. Mga kaibigan, ang belo ay pagsakop. Ibig sabihin, pagpaparaya. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang abusado. God is good. All the time. Anong oras na? Ang unang P, pangalawang P, pangatlong P, prestige. Alam niyo, yung prestige ay isa sa mga issue ng mag-asawa. Bakit ba nilalagay ang kordon sa babae at lalaki? Ibig sabihin, pantay. Pag-angat ng babae at lalaki, sabay. Pagbagsak ng babae at lalaki, sabay. Sa tagumpay at pagkabigo, sa ligaya at kalungkutan, kayong dalawa ay magkasabay. Amen. 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 Kaya may mga lalaki ng bababae kasi nagpapasikat. Anong pasikat? Ah, maraming may gusto sa akin. Bata pa rin ako kahit amoy lupa ka na. Mga kaibigan, bakit mo kailangan magpasikat na pag marami kang babae, ibig sabihin, ay, gwapo pa rin ako, ay, bata pa rin ako, ay, sikat pa rin ako. Mga kaibigan, bakit ba kailangan magpasikat? Eh, mga Pilipino, ugali, puro pasikat. Kahit walang pera, kaya yabang. Kahit mangutang, makapagyabang lang, bahala na, bayad utang. Ang importante, sumikat ka. Ay, ang bisita ko ganito. Ay, ang handa ko ganito. Ay, ang bahay ko ganito. Napakayabang. Kaya maraming Pilipino ang naghihirap dahil maraming Pilipino ang napakayayabang. Simply being you are is enough. Amen. Bakit kailangan mo magpabongga? Ikaw ay sapat na. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mayabang. God is good. All the time. Ang peso, ang power, ang prestige ay tatlong bagay na tumutukso sa ating lahat. Ang salapi ay tunay na sumisira sa maraming isip. Ang kapangyarihan ay tunay na kumugulo sa maraming isipan. At ang katanyagan ay nakakalasing sa gitna ng paghanga ng mga tao. Tandaan niyo mga kaibigan, peso, power, prestige, delicious.
At yun ang tukso ng demonyo. Delicious. Na kahit sa uli, sa likod nito, maraming tao ang masasaktan at maapakan. Delicious. Pero tandaan ninyo, mahirap ang masarap sapagkat ito'y kumunoy na huhulog sa iyo. Hindi madali ang mapunta sa langit. It's a challenge of peso, power, and prestige. Meron nga pong pusa, ibon, at bulate ang nakita-kita. Gutom na gutom yung ibon sapagkat gusto niyang kainin yung bulate. Kaya lang, gutom din yung pusa. Gusto niyang kainin yung ibon, kaya binabantayan niya ang bulate. Nag-isip ngayon ang ibon kung paano makukuha yung bulate. At tinukso ng pusa ang ibon. Bibigyan kita ng bulate. Tutal naman, marami kang pakpak. Sa bawat 3 pirasong balahibo, bibigyan kita ng bulate. At naisip ng ibon, marami akong pakpak. Makakakain ako ng maraming bulate. At sila'y nagkasundo. It's a deal. Hinagis ng ibon ang 3 bulate o ang 3 balahibo at ibinigay ang 1 bulate at ang sabi ng ibon, ngasab, 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 sarap. Natakam lalo ang ibon. Nagbigay ng panibagong 3 balahibo at inagis ng pusa ang bulate at ang sabi ng ibon ay ngasab, 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 sarap. At naisip ng ibon, marami pa akong balahibo at tuwang-tuwa na ang pusa. Ibinigay uli ang 3 balahibo at ibinigay ang 1 bulate at ang sabi ng ibon ay wala man ang kabuhay-buhay yung dapat sarap. 1, 2, 3. Ngasap. Nakukulang pa. 1, 2, 3. At muling hinagis ng ibon ang kanyang balahibo at ibinigay ng pusa ang bulate at ang sabi ng ibon ay hindi namalayan ng ibon, ubos na ang kanyang pakpak. At nang siya'y lumipat, bumagsak ang ibon, tuwang-tuwa ang pusa, at ang sabi ng pusa ay mga kaibigan, iyan ang alamat ng tukso. Sumasampalataya ako. Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kaibigan, sa ating pagsimula ng Kwaresma, humingi tayo sa Diyos ng lakas upang mapaglabanan natin
ang mga tukso. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ang panalangin ng bayan ay pangungunahan nina Sister Gay Paitim, Sister Salve Apolonio Cevilos, Sister Zenaida Frias Mudlong, Sister Mercedes de Guzman Flores, Sister Alicia Ocampo Macabales. Padayonon unta ug engganyo sa mga leader sa simbahan ang tanan tao sa pagbalik diha sa pagtuo sa Ginoo. Mahatod unta kanila ang pagdawat ug ang pagpasaylo sa Ginoo diha sa mga tao. Magampo kita. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isel Barnawa, malugod ang leader ng satuyang nasyon at ang satuyang mga karapatan, asin kapakinabangan kang kada migrating Pilipinong namamanuaan sa bilog ng kinabahan. Magadji kita. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panghawakan nawa ng mga migranteng Pilipino ang kinagisnan nilang pananampalataya sa Diyos at ibahagi ito sa lahat ng taong kanilang makakatagpo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. May the Lord bless the works of Episcopal Commission for the pastoral care of migrants and IP and other organizations who are concerned for the welfare of the migrants, we pray. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Dinandasa ng malasakit deng pamilyang Melacuan Keti Pilipinas ing gagawan dang sakripisyo reng kamag-anak dang magobro keng aliwang bansa. Manalangin tamo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Itaas natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib. At sa umagang ito, mga kaibigan, kasama natin ang bawat isang naririto, ang lahat ng mga nakikisa na nanonood ng mga telebisyon, lalo sa IBC 13, at sa iba't ibang panig ng mundo sa GMA Pinoy TV, ang ating mga kababayan na humihingi ng panalangin ng kagalingan. Mga kaibigan, tayo'y manatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok at tukso, lalo na sa mga pamilya na dumadanas ng hindi pagkakaunawaan, sa mga mag-asawang pinag-aawayan ang peso, power, prestige, sa lahat ng mga anak na naliligaw ng landas na nawa sila'y makakita ng daan pabalik sa iyo, mga anak na nalulong sa masamang bisyo, sugal, sigarilyo, alak, bawal na gamot, na makita nila ang daan sa pagbabalik loob. Ipagdasal natin ang ating pamayanan, ang ating pamahalaan, na hindi peso, power, prestige ang kanilang kasadlakan at kabagsakan, bagkus ang peso, power, prestige ay maging daan ng pamahalaan sa paglilingkod at pagmamahal. God bless our country, na ang ating bansa ay lalong kumapit sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok at mga trahedya na gawa ng tao at kalikasan, mga biktima ng karasan at pagpatay, mga biktima ng malalakas na kalamidad na puminsala sa maraming mga tao sa ating bansa. Nawa ang mga pagsubok na ito ay maging daan ng patuloy na pagtitiwala at pagkapit sa ating Panginoon. Basbasan po ninyo ang aming parokya,
sa aming patuloy na pagdiriwang ng aming kapistahan. Pagsaluhan namin ang mga kayamanan. Pagsaluhan ang kapangyarihan ng pag-ibig. Pagsaluhan ang katanyagan na magbibigay ng karangalan sa iyong salita. Nawa po, Panginoon, ito'y maging daan ng pagubuo ng aming mga parokya. Itinataas namin sa iyong lahat ng mga pari, ngayong taon ng mga pari, ng peso, power, prestige, ay maging daan ng kanilang paglilingkod. Panginoon, wala sa salapi, wala sa kapangyarihan, wala sa katanyagan ang tunay na kaligayahan. God alone is enough. My heart is restless until it rests in God. Nanawa, sa araw na ito, patuloy kaming mauhaw at magutom sa iyong salita. People, Panginoon, turuan mo kong magmahal kahit mahirap magmahal. Magpatawad kahit mahirap magpatawad. Umunawa kahit mahirap umunawa. At matutong magbigay na walang hinihintay na kapalit. Nawa po, Panginoon, patuloy ang maging ugnayan ng simbahan at pamahalaan sa paglilingkod sa pamayanan. God bless our home. God bless our family. God bless our community. God bless our parish. God bless our country, the Philippines. Nawa po, Panginoon, patuloy kaming mauhaw sa iyo. People need the Lord. Patuloy mong, Panginoong, hilumin ang lahat ng mga may sakit. Sa araw na ito, makamit nila ang kagalingan sa tulong ng Birhing Maria, ina ng bundok ng Carmelo. At sa araw na ito, kami makahugot ng pag-asa at katatagan sa iyo, aming Panginoon.
pag-alay. Thank you.
muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, gawin mo kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw ng paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon, ang kanyang 40 araw ng pagtitiis ng kagutuman ay magbibigay kahulugan ng panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang paglalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaysa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na sanghantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga kaibigan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga kaibigan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kay nila lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sulat patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa at pangindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ang Birhen ng Bundok ng Carmelo, ni San Jose na kanyang esposo, mga apostol, lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Thank you.
sama-sama tayong tumawag sa ating Ama. Lakas loob tayong umawit ng Ama namin. Iniling namin kami edya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga kaibigan, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang pinagkakaloob sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisaan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kaibigan, walang kapayapaan ang nagtatanim ng galit sa puso. Amen. Amen. Walang kapayapaan ang mga masusungit at mga swapang. Amen. Amen. Walang kapayapaan ang mga maingitin. Amen. Amen. Anong oras na ang mga tamad, God is good all the time. Ngayong panahon ng Kuwaresma, ang ating pagbabatian, una, peace be with you. Pakiulit. Pangalawa, thank you, I'm sorry, I love you. Pakiulit. At pangatlo, please forgive me. Pakiulit. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Thank you. I'm sorry. I love you. Please forgive me. Bye.
Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang tumatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa Birhen ng Del Carmen. Bukod na pinagpala at kalinsinisang Birhen ng Del Carmen de San Sebastian,
palamuti at ningning ng bundok ng Carmelo. Ikaw na may natatanging kabutihan, mangyaring lukuban mo kami ng iyong pagkalinga bilang isang ina. Palakasin mo po ang aming kahinaan sa pamamagitan ng iyong kalakasan. Bigyang liwanag ang kadiliman ng aming isip sa pamamagitan ng iyong dunong. Dagdaga ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa aming kalooban. Gaya ka ng aming kaluluwa na mga pagpapala at kabutihan na natatangi para sa iyo at sa iyong banal na anak. Tulungan mo po kami patatagin sa oras ng kamatayan at ipakilala sa kamahal-mahalang Santisima bilang iyong anak at abang tagapaglingkod upang purihin ka sa langit. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, pampaalab ng pag-ibig. Matutuwa nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa pamilya. Ang pamilya ang siyang banal na tahanan ng buhay na ipinagkaloob ng Panginoon. Ito ang magbibigay lakas sa atin sa gitna ng mga pagsubok upang iadya tayo sa lahat ng mga di kanais-nais na bagay. Yumuko po tayong lahat bilang pakikiisa sa panalangin para sa pamilya na pangungunahan ni Ginoo at Ginang Arnaldo Bernardino. O Diyos, mapagmahal at mahabaging Ama, pagbuklod-buklo rin po ninyo ang lahat ng mga pamilya sa pamamagitan ng inyong dalisay na pag-ibig. May pagkakaisa at pagtutulungan. Daluyan po ninyo ng inyong banal na Espiritu ang bawat miyembro ng aming pamilya ng pangunawa, pagtitimpi at pagmamalasakit sa isa't isa. Ilayo po ninyo sila sa mga bagay na maaaring magdulot ng di pagkakaunawaan at kapighatian sa bawat pagkukulang nila. Igawad po ninyo ang inyong kapatawaran at kapayapaan. Naway ang tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit ng mga magulang ang siyang magbibigay inspirasyon at pag-asa sa kanilang mga anak. Naway ang mga anak na patuloy na kahalagahan ang kanilang sarili upang sila ay makapagbigay halaga rin sa kanilang mga magulang, sa mga taong may katungkulan at sa kanilang kapwa. Ipagkaloob po ninyo ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagbibigay galang sa bawat pamilyang Pilipino upang ito ang magsilbing huwaran ng buhay Kristiyano. Ang lahat ng ito ay iniling po namin sa ngalan ni Jesucristo, ang ating dakilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Opo po tayo, palakpakan natin ang Panginoon. Muli, maligayang pista po sa ating mga kababaryo, Pulong Buhangin. Palakpakan po natin. Tayo po'y nagpapasalamat sa mga nakisang paaralan sa ating pagdiriwang ngayon. Ang Pulong Buhangin National High School, palakpakan po natin. St. Thomas Development Academy, palakpakan po natin. Bonasur Learning Academy, palakpakan po natin. Mater Dei Academy, palakpakan po natin. Liceo de San Lorenzo, palakpakan po natin. Immaculate Heart of Mary Integrated School, palakpakan po natin. Nuestra Senora del Carmen Academy, palakpakan po natin. Ang Golden Values Academy, palakpakan po natin. At Polytechnic University of the Philippines Santa Maria Campus, palakpakan po natin.
At siyempre po, sa mga naglingkod sa ating altar, ang ating lector commentator, palakpakan po natin. Acolytes, lay minister, choir, collector, mass media, at sa lahat po na nag-serve sa ating altar, kasama si Brother Earl, palakpakan po natin sila. At siyempre po, sa ugnayan ng barangay at simbahan, sa pangungulan ng ating mayor ng Santa Maria, Mayor Russell Plato, palakpakan po natin. Ating Vice Mayor Kerino Beneventura, palakpakan po natin. At siyempre ang ama ng Pulong Buwangin, si Kapitan Oka Omario Beneventura, palakpakan po natin. Sa ating Barangay Council, mga kagawad, palakpakan po natin sila. At siyempre ang ating PPC Board sa pangunguna ni Kuya Manny Gaite at mga kasama, palakpakan po natin. Ating SPPC at lahat ng mga church organizations, palakpakan po natin. At ang nanguna sa ating Piesta Committee 2018-2019 sa pangunguna ni Kuya Boyet Alberto, palakpakan po natin sila at ang kanyang mga kasama. At sa lahat ng mga nag-alay sa ating misa, palakpakan po natin ang bawat isa. Tunay po ang biyaya ng Biring Bariya, ang Bundok ng Carmelo, patuloy ang kanyang pagpapala sa kasaysayan ng Pulong Buwangin. Mabuhay ang ating patrona. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng maawaing Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, patuloy tayong manatiling tapat sa gitna ng mga pagsubok sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. At siyempre sa ating Family TV Mass, sa President Father Bell San Luis, palakpakan po natin. God is good all the time. Ang mga tamad, anong oras na? Mabuhay ang mga taga-Pulong Buwangin.